DZR Rich, magandang umaga Pilipinas sa DZR Rich Radio, DZR Rich TV at DZR Rich Online. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Huwebes. It's Thursday morning, May 23, 2024. Sa pangalan ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, inyo pong makakasama hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, low pressure area posible o sa Mindanao posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. El Nino nasa decaying stage na. Angat Dam lumagapak sa minimum operating level pero MWSS hihirit ng taas alokasyon ng tubig. Konsultasyon sa wage hike sa Metro Manila lalarga na ngayong araw ayon sa Department of Labor and Employment. Mandatory face mask policy pinababalik sa gobyerno. Artista group sa Senado inginusong bumuhay sa kudeta laban kay dating Senate President Miggs Zubiri. At divorce bill lusot na sa pinal na pagbasa ng Kamara. Yan po muli ang ating headlines ngayong 23 sa buwan ng Mayo 2024. Ngayon pa rin pong Thursday morning sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Inyo pong nakakasama hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila. 18 relay stations ng DZRH sa buong Pilipinas. At yun din po ang istasyon ng radyo natin nationwide. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating text line 0919-282-6485 at makibahagi sa ating talakayan 0919-282-6485. Maganda umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, inaasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang ngayong Huwebes ng umaga ang isang low pressure area na namataan sa bahagi ng Timog Silangan ng Mindanao. Ayon sa ahensya, magdadala ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa habang hindi iniaalis ng pag-asa na posibleng mabuo ito bilang bagyo na tatawagin sa pangalan na Aghon. Batay sa monitoring, posibleng mag-landfall ang sama ng panahon sa Bicol Region o Eastern Visayas area bukas hanggang sa Sabado. Malapit ng malusaw ang mapaminsalang El Nino habang nagbabadya naman ang posibilidad ng La Nina sa bansa. Ayon sa pag-asa, simula sa Hunyo ay inaasahang magta-transition na ang El Nino bilang El Nino Southern Oscillation Neutral o ang tinatawag na ENSO Neutral kung saan walang magaganap na El Nino o La Nina. Pero pagkatapos ng ENSO Neutral Phase, idinagdag ng Weather Bureau na mayroong 69% na posibilidad ng weak to moderate na La Nina pagsapit po ng Hulyo hanggang Setyembre. Samantala, sinabi naman ni Climatology and Meteorology Chief Annalisa Solis na posibleng maramdaman ng mga matitinding pag-ulan sa mga buwan pa ng Oktubre hanggang Nobyembre. Sumadsad naman sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam. Batay sa mga ulat, nasa 180.7 meters na lamang ang elevation ng tubig sa dam, halos tumbok sa minimum level nito na 180 meters. Kung hindi lang dahil doon sa 0.7. Sa kabila nito, sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na hihilingin nila sa National Water Resources Board o NWRB ang taas alokasyon ng tubig sa 52 cm.
Ayon kay Patrick Dizon, MWSS Water and Sewerage Management Department Head, ang 52 cubic meter per second water allocation ay batay sa projection ng PAGASA na nagsasabing magsisimula na ang tag-ulan na pagsapit ng Hunyo. Samantala, sa kabila nito ay tumaas naman ang water elevation sa lima pang mga dam sa Luzon, kabilang ang Ipo, Amboklao, Binga, Magat at Pantabangan Dam dahil sa mga pag-ulan na nararanasan nitong mga nagdaang araw. Alas 4:14 na po ng umaga, itinakda na ng Department of Labor and Employment ang mga serye ng konsultasyon na tatalakay sa posibleng pagtaas ng sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma na makikipagbulong siya sa mga nasa sektor ng paggawa ngayong araw para talakayin ang panukalang taas sahod. Samantala, sa June 4 ay nakaschedule rin ang isang meeting kasama ang mga employer, habang sa June 20 naman ay may nakatakdaring pagdinig sa issue ng adjustment sa minimum wage sa NCR. Matapos ang mga konsultasyon, magpapasya na ang NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung sapat ang mga batayan para ikonsiderang increase sa sweldo. Ang may pinalaman po doon sa umiiral na minimum wage sa rehiyon, kasi alam po natin sa NCR, ang existing po na wage sa minimum wage ay 610 pesos. At ang kukonsultahin po, sektor ng paggawa, mauna po sila by tomorrow, ang aking pong pagkakaalam. Darating na susunod na linggo po naman ang employer, at pagkatapos po niyan, magkakaroon po ng pinatawag naman na public hearing na isasagawa po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board bago po sila magkakaroon ng deliberasyon both sides at magkaroon ng desisyon. Ang tinig ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Alas 4:16 ng umaga, kinakailangan ng maghigpit sa health protocols dahil sa tumataas na naman na kaso ng coronavirus disease o COVID-19. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano, Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines, dapat na ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Bagaman aminado si de Grano na mahirap nang ipatupad ang panawagan sa publiko na mag-face mask, pero iginigiit niya na kailangan ito gawin para sa kaligtasan ng lahat. Bukod pa sa face mask, sinabi ng doktor na dapat ding ibalik ang pagpapatupad ng istriktong health protocols gaya ng social distancing at iba pa. Palagay ko po, especially well, siyempre, ang hirap talaga pasunodin ng mga tao. Kasi kahit naman sa kahit sa mga, wala naman halos nagmamask na, But then, palagay ko, ang sa akin lang, ay yung mga vulnerable na, mga senior citizens, yung social media, and then, of course, yung mga may comorbidities, dapat palagay ko, mag-mask na ulit sila. Ginagawa natin para maiwasan yan, yung alcohol, saka syempre yung mask, at iwasan yung mga sobrang daming tao. Correct. Kasi, pumunta kayo sa isang lugar na magandang ventilation. Ang tinig ni Dr. Jose Rene de Grano, ang Pangulo ng P-Happy. Samantala, sa kaugnay na balita, hindi pa kailangang magpatupad ng travel restrictions sa Pilipinas dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa Singapore. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, bagaman mas nakakahawa ang kumakalat ngayon sa Singapore na flirt variant ng COVID, hindi naman ito kasing delikado ng mga naunang variant. Gayunpaman, inaabisuhan pa rin ng kalihim ang publiko na sundin lang ang minimum health standards habang patuloy nilang binabantayan ang sakit. Yes, it's possible. Although the variant isn't serious, that's why it's only classified as a variant under monitoring. Di ba, mayroon variant of concern, and then yung talagang dinideclare nilang public health emergency of international. So it's under a variant of monitoring. Mabilis siya kumalat, so they're thinking nag-wane siguro ang immunity. So Philippines, we don't have enough samples kasi we need the number of samples to do the genetic testing. So ang report sa akin ng Epidemiology Bureau, we don't have enough samples that can be used for genetic testing. Pag dumami yung cases, then we will ask our Philippine Genome Center to again look at what variant is spreading.
RH! Ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa, samantala sa pagsisimula ng tagulan, nagbabala naman si Herbosa sa ilang mga sakit na maaaring umusbong gaya ng leptospirosis at dengue. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuyang Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, magandang umaga po. Good morning sa lahat ng mga suki natin na nakatutok tuwing magandang umaga, Pilipinas. Si Ka Jose Elmer Ramirez dyan sa Calamba, Laguna. Larissa De Los Santos, ay, maraming salamat po. At kay Teresito Recania, binabati ang Recania family mula naman dyan sa Melbourne, Australia. Atin na munang alamin ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin nasa Las Piñas City Public Market, si RH27 Noche Cacas. Noche, good morning! Mayong buntag, Joel. Ngayong Thursday morning, ito na, ibibigay ko na yung presyo sa mga mamamalain kayo ngayong umaga dito sa Las Piñas City Public Market. Ang presyo ng sibuyas sa pula, Joel, 105 ang kilo. Ang kamatis naman, 90, hindi pa rin bumababa. Ang luya, nasa 200 pa rin ang kilo. Sa kalamansi naman, tumaas, nasa 140 ang kilo. Carrots, 100. Talong, 100. At ang ampalaya, 105. Labanos, 140. Patatas, 115. Pipino, 100. Repolyo, 80. Kalabasa, 60. Petkay, Baguio, 110. Itaw, 50. Sayote, 100. Peke, Tagalog, 120. Cauliflower, 180. Habang ang siling na haba, 170 ang kilo. At ang presyo naman ng bangus, katulad ng yung bangus, 240 pa rin ang kilo. Yung tilapia naman, 150. Ang galunggong, 240. Habang ang aluman, nasa 340 pa rin ang kilo. Isama na rin natin yung karne ng baboy, katulad ng kasim, 330, liempo, 380, manok, 195 ang kilo, habang ang baka, yung laman, nasa 470 ang kilo. O yan ang presyo ng ilang basic needs ng mga nanay at tatay ngayong Thursday morning dito sa Las Piñas City Public Market. Wala ko na lang sa Pilipinas sa DCRA. Ako si Nuchira Astor, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas, sa alas 4:21 ng umaga. Kaugnay sa binabanggit ni Noche ng mga presyo ng bilihin, sumipa sa 420 pesos kada kilo ang retail price ng baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ibatay sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture kung saan umabot sa 340 pesos hanggang 420 pesos ang kada kilo ng retail price ng pork belly o liempo. Ayon kay Agriculture Undersecretary for Livestock, Deo Gracia Savellano, dapat magsagawa na ng inspeksyon ng mga kinauukulang ahensya para matukoy ang traders na salarin sa nangyayaring overpricing. Paliwanag ni Savellano, mababa lang dapat ang retail price ng baboy kung hindi sinasamantala ng mga traders sa ilang lugar. Gayunpaman, tiniyak niya sa publiko na may sapat na supply ng baboy sa kabila ng pagdami ng mga lugar na apektado pa rin ng African Swine Fever. Naniniwala naman si Senadora Aimee Marcos na hindi magkakaroon ng food o food security ang bansa kung panay importasyon naman ang gobyerno. Ayon sa Senadora, hindi naman palaging importasyon ang sagot sa mga problema sa sektor ng agrikultura. Sinabi ni Senadora Marcos na mahalagang matutukan ang rice efficiency sa pamamagitan ng pagpapalakas sa lokal na produksyon, pagsuporta sa mga magsasaka at pagbuo ng Presidential Commission na tututok dito. May pag-asa ang mambabatas na kakayaning ibaba ang presyo ng pangunahing butil kung talagang tatrabahuhin ng pamahalaan at kung tamang
nang maibalik sa local farmers ang nakokolektang buwis sa imported rice. Muli ring binuhay ni Senadora Marcos ang panawagang payagan ang mga lokal na pamahalaan at agriculture cooperatives na rektang bumili ng bigas sa mga magsasaka sa ilalim ng 10 billion pesos Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF. Inihirit pa ng presidential sister na mag-invest ang gobyerno sa irigasyon at isa lang ang mga ito sa rehabilitasyon, lalo't tuyoan niya ang mga imbaka ng tubig at bumababa ng bumababa ang antas ng tubig sa mga dam. Idiniin din ng mambabatas na hindi pag-amyenda sa Rice Tarification Law o RTL ang sagot para maibaba ang presyo ng bigas sa lokal na merkado. Ang ating pong oras, alas 4:24 na po ng umaga. 6 na minuto na lang, alas 4:30 na. Sa iba pang mga balita, muling isinailalim sa yellow alert ang Luzon at Visayas grid kahapon dahil sa pagdipis ng reserbang kuryente na dulot ng pagbagsak din ng ilang pang mga planta. Inilagay sa yellow alert ang Luzon grid mula alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Isinailalim din sa yellow alert ang Visayas grid mula alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi matapos palawigin ng NGCP ang alerto ng 4 pang oras. Sa unang advisory nito, ang yellow alert sa Visayas grid ay mula 1 PM hanggang 4 PM at 6 PM hanggang 7 PM lamang. Pero yan nga po ay na-extend hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP, 14 na planta sa Luzon ang kinakailangang patayin habang nasa 19 na planta naman sa Visayas grid na nagdulot ng kabuuang 532 megawatts na hindi nagamit sa Visayas grid kahapon. Alas 4:25 na po ng umaga, isang rebelde patay sa engkwentro sa Lagonoy, Camarines Sur. Bon detalye, RH18, Ruel Saldico. Ruel. Patay ang isang manog miyembro ng rebelding New People's Army natapos itong nangyaring engkwentro sa pagitan ng Special Action Force na Komando na at ng NPA sa Barangay Kibahoy sa Lagonoy, Camarines Sur, kamakalawa. Ayon sa report ng PMP, nagasagawa ng pagkapatrolya ang Special Action Force na nang biglang ang mga itong paputukan na nasa siyam na hinalang NPA. Tumagal naman halos ilang minuto ang sagupan bago nagsitakas ang mga rebelde sa ibang bahagi ng direksyon. Naiwan naman sa pinangiriya ng kwentro ng isang NPA na wala lang buhay isang caliber 40 na pistol, magazine at ibang mga bala. Binati naman ni Police Brigadier General Andre Pires Dison ang tagumpay ng Special Action Force upang sugpuin ang mga rebelding NPA sa naturag lugar. Ito ang DZRH kanunahan sa Pilipinas, Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Ruel Saldico! Samantala, sa iba pang mga balita, simula na ang pasukan sa Hulyo 29 para sa school year 2024-2025. Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang unti-unting pagbabalik sa dating school calendar. Ayon sa Presidential Communications Office, ayaw ng Pangulo na papasukin pa ang mga estudyante tuwing Sabado, kaya pinabahabaan niya ang school days. Imbis na Marso 31, 2025, iniutos ng Presidente sa DepEd na tapusin sa April 15, 2025 ang school year upang makumpleto pa rin ng mga mag-aaral ang 182 araw ng klase. Ito nga po yung ibinabanggit din na epektibo ho itong sa Hulyo. Bakit Hulyo? Sa mga nagtatanong, bakit Hulyo at hindi Hunyo? Eh yun yung talaga namang dating school calendar. Eh kaya ho, unti-unti ho, ngayon sisimulan para hindi din mabigla yung ating ding mga estudyante at makumpleto pa rin yung 182 days. So ngayong papasok na school year 2024 to 2025, Hulyo,
At pagsapit naman ng June ng susunod na taon, 2025, sisimulan dyan na. Sa June 2025 na sisimulan yung para naman sa school year 2025 to 2026. Marami na ho eh. Dati pa natin naririnig yan eh. Actually noon pa lamang, noon-noon pa, kasagsagan pa lang ng isinusulong itong K-12. Eh marami na ho nagsusulong niyan na gawing August yung pasukan. Doon naman ho kasi yung panahon na yon, ang pinakarason eh panahon ng tag-ulan. Lagi na sususpindi yung klase dahil sa sunod-sunod ng mga pag-ulan. Pero ho, ang isa pang katwira naman doon eh yung tag-ulan eh ilang araw lang naman ang itinatagal. Minsan isang araw, dalawang araw, tatlong araw, depende ho sa sama ng panahon, sa kalagayan ng panahon o kung gaano kalakas yung bagyo. Pero kapag itong panahon ng tag-init, kita naman ho natin hanggang sa ngayon eh meron pa rin mga nagsususpending LGU o mga eskwelahan dahil sa matinding init. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto bago mag-alas 4:30. Ang atin pong oras, alas 4:33 ng umaga. Gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas. Diyan ho sa San Carlos City sa Pangasinan, may isang ginang, 46 anyos na ginang, ang pinagbabaril sa harap mismo ng kanyang menor de edad na anak habang sakay ng isang tricycle. Sa detalye balita mo, RH38, Freddy Fajardo. Freddy, hindi na nadala sa paggamutan ng biktima dahil sa ganitong binawian ng buhay matapos pagbabarlin sa San Carlos City. Kinilala ang biktima na si Aurelia Apostol de Vera, 46 anyos, may live-in partner, rolling store vendor at presidente ng barangay Bulosan ng nasabing syudad. Sa ulat ni OIC Chief Populis Lieutenant Colonel Ilyasar Edulmo, alas 11:56 ng gabi, minamaneho ng biktima ang kanilang tricycle sa kanyang dalawang anak nitong babae na isang edad 17 at isang tatlong taong gulang. Pauwi na sa kanilang bahay, ilang metro na lamang ang layo. Nang pagdating sumaytulay sa barangay Kaingal boundary ng Bulusan, pinagbabaril ito ng dalawang kalalakihang suspect na sakay ng motorsiklo na mabilis tumakas matapos ang krimen. Sa post-mortem examination ng City Health Office, nagtamo ng tatlong tama ng bala sa katawan ng biktima na siya nitong ikinamatay. Apat na basyo mula sa caliber 45 na baril ang natagpuan ng mga investigador sa lugar ng krimen. Isang kahon ng peking sigarilyo na naglalaman ng 40 rims ang natagpuan sa tricycle ng biktima. Patuloy ang masusing pagsisiyasat ng mga investigador at tinaalam kung may kinalaman ang pagtitinda ng peking sigarilyo ng biktima sa pagpaslang dito. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Alas 4:35 ng umaga. Inginuso ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga artistang senador sa muling pagbuhay ng kudeta laban kay dating Senate President Mig Zubiri. Ayon kay de la Rosa, sumama ang loob ng artista group kay Zubiri nang hindi nito payagan, ang kaka-opera lang sa paa na si Senator Bong Revilla para dumalo sa sesyon online. Na-trigger anya ang mga ito nang muling ibasura ni Zubiri ang hiling ni na Senate President o ngayon Senate President Cheese Escudero at Francis Tolentino matapos lumala ang kondisyon ni Revilla sa pisikal na pagdalo sa sesyon. Sinabi ni De La Rosa na bago pa man niya ilarga ang investigasyon sa PIDEA leaks, gusto na talaga ni Senator Jinggoy Estrada na patalsikin si Zubiri. Sa sesyon, sinabi ni Zubiri na nakita niyang dumalo si Revilla sa isang political rally na nakatayo at pang pasyente lang na may COVID at iba pang nakahahawang sakit ang virtual sesyon. Sa kaugnay na balita, nag-dinner si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacanang
kasama ang 12 senador isang araw matapos ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Mismong si First Lady Liza ang nagbahagi ng larawan nila ni PBBM kasama ang ilang senador at kanilang mga kabiyak. Absent sa special dinner, sina Senators Mig Zubiri, Sunny Angara at JV Ejercito. Naroon naman si Congresswoman Lani Mercado Revilla na kinatawan ang kanyang asawang si Senator Bong Revilla. Habang present din sina Senators Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, kahit hindi sila bumoto sa resolusyon para sa change of leadership sa Senado. Sa kaugnay na balita sa Senado, inanunsyo na ng Senado ang mga bagong talagang committee chairperson. Ito po ay matapos magbitiw ang ilan pong may hawak na committee chairmanship matapos din palitan ng liderato ng Senado. Narito po ang mga bagong tagapanguna ng mga komite. Sa Economic Affairs Chair, yan po ay pamumunuan ni Mig Zubiri. Government Corporations and Public Enterprises Chair, pamumunuan naman ni Senator Mark Villar. Sa Trade and Industry, yan naman po ay kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa Energy, Senator Pia Cayetano. Sa Finance, Senator Grace Po. Sa Higher Technical and Vocational Education, si Senator Alan Peter Cayetano. Sa Committee on Justice and Human Rights ay si Senator Sunny Angara. Sa Sustainable Development Goals, yan po ay kay Senator Nancy Binay. Ang Local Government naman po ay kay pamumunuan ni Senator JV Ejercito. Sa Labor naman po ay si Senator Joel Villanueva. Sa Public Services, pamumunuan nito ni Senator Rafi Tulfo. At sa Tourism ay si Senator Lito Lapid. Ang Ethics Committee naman po ay pamumunuan ni Senator Francis Tolentino habang ang Urban Planning, Housing and Resettlement ay kay Senator Amy Marcos. Samantala, hindi naman nag-resign sa kanilang pwesto sa kanilang komite sina Senator Loren Legarda na chairperson ng Culture and Arts at si Senator Win Gatchalian ng Committee on Basic Education. Ang ating pong oras, alas 4:39, isang lady drug dealer sa Bataan nasa kote sa ikinasang by-bust operation sa Mariveles, Bataan. Sa detalye, RH37, Danny Kumilang. Danny. Matapos ang ilang drug operation na ikinasa ng PMP laban sa isang lady drug dealer na sinasabing madulas at laging nakakatakas operasyon, nahulog din ito sa kamay na pinagsanib na pwersa ng mga otoridad sa Barangay Kabkabin, Mariveles, Bataan kahapon. Ang operasyon ay ikinasa ng pinagsanib na pwersa ng PPDEU at limay PNP na nagresulta ito ng matagumpay na pagkakahuli nito. Nakumpiska sa nadakip na drug dealer ang 15 gramo ng shabu na nagkakalaga kabuuan nito sa 102,000 pesos. Ayon sa monitor ng PNP, ito ang dealer ng droga sa mga drug pusher sa Bataan na ang karamihan dito ay napaghuli na at ito ang sinasabing supplier nila ng droga sa Bataan. Dinala ang nadakip na lady drug dealer sa Limay Municipal Police Station para sa kasong isa sa pampaglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Thank you, Danny Kumilang. Tiwala naman si House Speaker Martin Romualdez na ikukonsidera ng Senado ang pagtalakay sa amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Inihayag ito ni Romualdez matapos ang pagkakatalaga kay Senator Cheese Escudero bilang bagong Senate President. Sinabi ni Romualdez na naniniwala siya na ikukonsidera ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Escudero ang mga isinusulong na reforma at amyenda sa saligang batas dahil ang mabebenepisyuhan ay ang ating mga kababayan. Naniniwala rin si Romualdez na alam ni Escudero ang mga priority bills na dapat aksyonan lalo na kapag nagsimula na ang third regular session ng 19th Congress. Umaasa naman si Romualdez na magpapatuloy ang magandang relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa kabila ng pagbabago ng liderato sa Senado. Pero sabi ng House Speaker, wala pa silang pagkakataon ni Escudero na makapag-usap simula ng maitalaga ito bilang Senate President.
Samantala, good news naman sa ilan ng mga matagal nang nag-aantay nito. Pasado na sa pinal at huling pagbasa ng kamara ang o pinal at ikatlong pagbasa ng kamara ang panukalang absolute divorce bill. 126 na mambabatas ang pumabor, 109 ang kumontra at 20 ang nag-abstain sa House Bill 9349 ni Albay Representative Edsel Lagman. Una nang tumayo at nagmanifest ng kanyang pagsang-ayon sa divorce bill si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Panahon na anyang maisabatas ito para mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-asawa, lalo na ang mga naaabusong misis na magkaroon ng opsyong lumaya sa hindi magandang pagsasama. Sa ilalim ng panukala, papayagan ang naghiwalay na muling magpakasal sa iba. Ito po yung magkaiba sa kasi pag nullity of marriage, katakot-takot ho na gastos at napakahabang proseso. At ito naman pong pag-aproba sa final at third and final reading sa Kongreso, hindi naman nangangahulugang maisa sa batas na. Yan po ay itutugma pa sa magiging bersyon naman ng Senado at sa kadadalhin sa Office of the President. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawa kritikal matapos pagsusuntukin sa isang fiesta sa isang barangay sa Katbalogan. Buong detalye, RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Dalawang kritikal matapos pagsusuntukin sa isang fiesta celebration sa isang barangay sa Katbalogan City. Kinilala ng PNP ang mga biktima sina alias sa Nike, 23 anyos, babae. Dalaga PCSO Tiller at si alias Nico, 26 anyos, factory worker, kaparesidente sa Katbalogan. Nakilalang suspignawan si Ethan, 24 anyos, porter, residente sa naturang syudad. Nangyari insidente sa barangay Ibol, Katbalogan City. Sa investigasyon ng PNP, ang mga biktima ay dumalol sa fiesta celebration sa covered court ng pagsustokin ng suspect. Ang biktima ay mga biktima nagtamo ng sugat sa ulo. Nadakip ang suspect sa kinasang manhunt operation ng Katbalogan City PNP. Sa kasalukuyan, ginagamot ang dalawang biktima sa ospital. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si Arrestal Tito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sapa-sapa dito sa may talamnanan, ang koraksoy na ako nadakpan, ginhimo ko nga linagpang nag-abot. Good morning. Bisita kabarkada ko sa inuman. Everybody, ano ba, nakapag-stretching-stretching na. Sa mga nag-aabang po sa ating Malakash agent na si Sherwin Bata Alfaro, siya po ngayon ay nasa sabaw, napakalapit lang ha, lapit lang po dito ha, malapit-lapit lang. Si Sherwin Alfaro po, ang ating Malakash promo, ay nasa Talisay, Laurel, Batangas. Nasa mga nakikinig ng radyo ng DZRH dyan po sa Batangas, sa Talisay. Boundary ba ito ng Talisay at Laurel? Diyan-diyan po nag-iikot ang ating Malakash agent na si Sherwin Alfaro. At lakasan nyo na ang inyong radyo at baka kayo na ang mag-uwi. Kayo na ang mabingwit na mag-uwi ng 1,000 piso at grocery bag at syempre t-shirt. At sa pagkakataong ito, ay atin ang bigyan daan ang mga update kay Bamban Tarlac Mayor Alice Leal Go. Iginiit ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na blanco siyang may criminal record o may criminal record pala ang 2 dayuhan na kanyang kasosyo sa negosyo. Di niya alam. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Guo na nalaman niya lang na criminal pala ang kanyang co-incorporators sa Facebook post ni Senadora Risa Ontiveros noong Martes.
Dito lang umano niya ginugel sina Zhang Ruijin at Bao Yinglin at nakumpirmang money launderers nga ang dalawa sa Singapore. Sinabi ni Ontiveros na ang couple na business partner ni Guo ay naaresto sa pinakamalaking money laundering operation sa kasaysayan ng Singapore. Alam niyo po ba na yung mga co-incorporators niyo sa Baofu ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon to sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baofu po ay yung si Zhang Jiyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. At after po ako mag-divest po ng 2021 po, wala na po akong alam sa kanila. Kahapon po nakita ko po doon sa Facebook post niyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore at nag-research po ako. Ginsak ang sap. Yun naman pala. Nalaman lang niya na nung nag-search tayo din naman nalalaman natin pag nag-search na tayo Facebook. Pero ikaw ba tol kapag ka mag-i-invest ka ng napakalaking pera sa mga ba may kasosyo ka sa negosyo na hindi mo naman kilala, mag-i-invest ka ba sa ganun? Na hindi mo gaano kilala? Hindi ka man lang magba-background check kung sino yung pag-i-investan mo na negosyo. Basta mag-i-invest ka ng 100,000, million o kahit billion dun sa hindi mo kilala yung background. O baka naman nga ganun, ano? Baka nga naman ganun. Let's give the benefit of the doubt kay Mayor Alice Leal Guo. Baka nga naman talaga ganun. Baka nga naman talaga hindi niya kilala yung background. Na yung palang mga kasoso niya sa negosyo, may criminal record. Walang konektado sa Pogo. Ang timplada mo, linagpang. Inami naman ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nagmamay-ari siya ng isang helicopter. Ayon kay Mayor Guo, binili niya ito noong 2019 para sa kanyang business at ibinenta rin niya ang helicopter sa isang British company ngayong taon. Itinanggi naman ng kontrobersyal na alkalde na mayroon siyang luxury vehicle na McLaren 620R. Paliwanag nito, hiniram lang niya sa isang kaibigan ang naturang luxury car na kanyang isinali sa car show sa bayan ng Concepcion at nanalo sa contest. Napakarami hong nagsasabi no, na yung mga interview, habang ini-interview itong si, ito mga nakakarating lang din na mensahe sa atin, na habang ini-interview itong si Mayor Alice Guo, parang mas lalo lumalabo. Parang mas lalong hindi tumutugma yung kanyang statement. Ilan pa hong nasabi, may nasabi ho si Mayor Guo na siya ay isang love child. Pag ginugel ho natin, i-google nga natin saglit kung ano ang ibig sabihin ng salitang love child. Malhas, gid kami sang higog. Ang sabi ng Google sa love child, a child born to parents who are not married to each other. Ibig sabihin, hindi ho kasal yung hong magulang nung bata. Pero ang lumabas din ho sa hearing kahapon, meron daw pala na marriage certificate. Ibig sabihin, kasal yung magulang niya. Ibig sabihin, hindi siya love child na katulad ng kanyang claim. Marami hong mga dokumento na ano na inilalabas ho sa hearing . Parang sa ganda ng mga nangyayari, para na tayong nanonood ng teleserye. Na hindi na natin kailangan pang mag-subscribe sa Netflix o kaya naman sa Viva, ganun. Pero napakarami hong developments nito. Ang isa na nga lang hong tanong ko, ito na lang ho. Totoo bang may censorship
sa mismong Facebook page ni Mayor Alice Lealgo. Kasi magtataka kayo, bakit alam nyo naman sa social media ngayon, sa Facebook o ano pa mang social media platform, pagka may mga ganitong issue, puro haha, angry, yung mga reacts na tinatawag yung makikita mo. Pero magtataka ka sa Facebook page ni Mayor Alice Lealgo kung bakit walang kakaunti yung mga nagahaha, puro heart at wala kang makikitang negative comments. May censorship ba dyan? O baka katulad yan ng mga nakakarating sa ating mensahe na maghaha ka lang dun sa Facebook page o sa Facebook post. Eh maya-maya, naka-block ka na. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras po natin, alas 4.52 ng umaga. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sasalo sa pagkain, mabisang paraan para tumibay ang inyong relasyon ayon sa pag-aaral. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maga, Pilipinas! Ay, good morning ho, dyan sa Dipakulao, Aurora, ang ating texter na si 6275, nananawagan na sanang araw po payapa na yung sitwasyon sa kanila. Ito po yung napabalita kamakailan na meron ding nagkabakbakan ng pwersa ng militar at NPA. At ang sinusubaybayan pa rin po natin yan at ating alamin, hingi tayo ng update kay 25 Grace Ansano kung kamusta na yung sitwasyon dyan sa Aurora. Ating pong oras, 4:55, good morning din sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Si O.V. Biason na nandyan sa Pangasinan. Gayun din kay Jose Siping ng Negros Occidental, Rodrigo Corpus ng Santiago City sa Isabela, Jose Celino at mga iba pa nating mga suking OFW na nakatutok sa Guam. Gayun din kay Efren Franco at kay Rodney Bola Bola. Sabi, dapat i-modernize naman yung mga classroom. Hindi lang basta yung pag-a-adjust ng school calendar. Dapat ding nga naman, aircon na, no? O kaya magkaroon ng centralized aircon system. Yung lalo na, malaki naman ang inilalagak na pondo para dyan. Sa katunayan nga ho, edukasyon ng talagang pinakamaraming napupunan ho, pinaglalagyan ng pondo ng pamahalaan. Sa mga, ulitin ko lamang ho, sa mga nag-aantay po, sa mga na-announce na natin to kanina, pero higit natin dahil malayo-layo ang pinuntahan ng ating Malacash agent. Siya po ay nandyan sa Laurel, Talisay, Batangas. Ang ating pong Malacash promo ay nag-iikot dyan sa Laurel, Talisay, Batangas at baka kayo na ang mabingwit at manalo ng limpak-limpak na papremyo.
apat na minuto bago mag-alas 5 ng umaga, dalawa kritikal matapos pagsusuntukin. Nabasa na natin to kanina, ito Gold Trader, hinold up ng 5 suspects sa Itogon Benguet. 4.2 milyong pisong halaga ng ginto at cash natangay. Buong detalye RH 41, Romy Gonzalez. Romy. Kabuang 4.2 milyong piso na halaga ng ginto at cash ang natangay sa isang gold trader ng 5 holdupper sa Itogon Benguet. Matatandaan na pinasok na 5 armadong kalalakihan ang bahay ni Sharon Naboye Popok sa First Gate, ukab sa Itogon Benguet. Ayon kay Popok, abot sa 1 kilo ng ginto na nagkakalaga ng 3.6 na milyong piso at 600,000 piso ang tinangay ng mga holdupper. Ayon sa pulisya, tumagal lamang ng 10-15 minuto ang krimen at pabilis na tumakas sa mga suspect gamit ang dalawang motorsiklo na getaway. Patuloy na tinutugis ng mga operatiba na Itogon Municipal Police Station ng mga suspect na pinapaniwalang hindi pa nakakalayo sa Itogon Benguet. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy Gonzalez. Sa iba pang mga balita, puspusan pa rin ang imbestigasyon ng Department of Interior and Local Government o DILG sa questionableng pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa panayam ng DZRH. Sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na bukod pa ito sa imbestigasyon nila sa operasyon ng illegal na pogo firm sa nasabing lugar. Sinisilip ngayon ng DILG ang naging kwalipikasyon ni Guo para makaupo bilang mayor at ang mga patunay na lahat na naging pahayag niya. At of course, hindi natin maiiwasan yun. Paano nangyari ito? Titignan muna natin yung kanyang birth certificate, yung late registration. Paano nangyari ito? Sinong gumawa nito? Sino nag-file nito? Papacheck natin lahat ng ahensya yan, yung mga copen yan. No? Sino yung pumirma nito? Sino yung taong ito? No? Tapos yung sinasabing online na eskwelahan, nag-exist ba ito? Sino yung mga teacher dito, nasa yung records dito, yung lahat po yan, pinapakompleto po natin lahat. Una rito, inirekomenda ng DILG sa Office of the Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Mayor Guo. Bukod dito, ipinagutos din ni Abalos ang pagbawi ng kapangyarihan ng alkalde para mag-deputize ng pulis sa kanilang bayan. Sa kaugnay naman balita, kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na may nakita silang ilang irregularities sa birth certificate ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kabilang dito ang kawalan ng anumang public records na magpapatunay na nag-e-exist ang kanyang mga magulang. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, nadiskubre na nakasulat sa birth certificate ni Mayor Guo na ang kanyang ama na si Angelito Guo ay isang Filipino. Ngunit sa naging pahayag noon ni Mayor Guo, sinabi niya mismo na ang kanyang ama ay isang Chinese at isang Chinese passport holder. Sabi naman ni PSA Assistant National Statistician Marisa Grande na ang ina ni Mayor Guo na si Amelia Leal ay walang birth certificate, marriage at death certificate record mula sa kanila. Samantala, lumabas din sa birth certificate ni Guo na mayroon siyang kapatid na sina Sheila Leal Guo at Simen Leal Guo. Taliwas sa sinabi ng alkalde na siya ay nag-iisa lang na anak ni na Amelita at Angelito Guo. So sa makatuwid, kayo nang tumawag kung ano ang itatawag nyo sa kanya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nathaniel Paison ng Isabela at Herman Gumiran na nakatutok naman sa Canada. Good morning, Gary Cabrera at kay Celine Mojica ng Queens, New York. Ang ating oras, 5:01 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH.
DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online kasama si Kuya. Araw po ngayon ng Huwebes, May 23, 2024. Balikan natin ang ating headlines. Low pressure area sa Mindanao, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. El Nino nasa decaying stage na. Angat Dam lumagapak sa minimum operating level, pero MWSS hihirit ng taas alokasyon o alokasyon ng tubig. Konsultasyon sa wage hike sa Metro Manila lalarga na ngayong araw. Mandatory face mask policy pinababalik sa gobyerno. Artista group sa Senado inginusong bumuhay sa kudeta laban kay dating Senate President Mig Zubiri. At divorce bill lusot na sa pinal na pagbasa ng Kamara. Muli po sa pangalan ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones. Inyo pong nakakasama hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes ng Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang Umaga, Pilipinas! Atin ang alamin ang kalagayan ng panahon at anong latest dito sa binabantayan nating LPA sa silangan ng Mindanao. Kasama na natin si Ginoong Aldzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Sir Aldzar, magandang umaga po. Hello, good morning sa ating lahat. Yung pong low pressure area ay malapit na po sa may power line. Sabihin po, nasa labas ito ng power at maaari po ngayong araw pumasok ito sa ating area of responsibility. Kasalukuyan, ito ay nasa layo 1,080 kilometers, silangan ng southeastern Mindanao. Ang magiging track nito ay lalapit po sa may lalapit sa may eastern Visayas, then sa may eastern section ng Luzon. Ibig sabihin, ang magiging track nito ay recurving. Itsulidad itong maging bagyo, ang pangalan, ang unang pangalan ng bagyo ay Aghon. Kasalukuyan, wala pang epekto ang low pressure area. Kaya po ang buong bansa ay patuloy pa rin na magiging maganda at maliwalas ang panahon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may chance pa rin na mga isolated na pag-ulan sa bandang hapon o gabi. Ang itong low pressure area, kung kailan maapektuhan o magbibigay ng pag-ulan, maaari pong sigit po mayang hapon o late afternoon o mamayang gabi ay magbibigay ito ng pag-ulan sa bandang Visayas o eastern section ng Visayas. Dito sa Metro Manila, ang mataas na temperaturang matatala ngayong araw ay aabot ng 35 degrees Celsius. Yan pong ating update mula sa Pag-asa. Ako po, sa Aldzar D. Aurelio. Sir Aldzar. Opo, Sir Aldzar. Opo. Inaasahan po ba natin na kapag pumasok na itong LPA sa ating bansa at maging ganap na bagyo, makakakontribute po ba ito sa lalo na sa ating dam dito po sa Metro Manila, lalo na sa Angat Dam na patuloy sa pagbaba yung level ng tubig? Base sa track nito ay dadaan lang po sa may eastern section ng Luzon, kung saan malapit ang Bulacan, kung saan nandiyong Angat. O sige po, magpaulan, magdagdag ng tubig sa ating Angat Dam. Alright. Maraming salamat po at magandang umaga, Sir Aldzar. Maraming salamat. Good morning po. Maganda umaga, Pilipinas! Anim na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Gising na, bango na, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, inilipat ang sinibak na AFP Westcom Commander na si Vice Admiral Alberto Carlos sa General Headquarters ng Sandatahang Lakas. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad,
Kasalukuyang nagre-report si Carlos sa GHQ Support Command sa ilalim ng Office of the Chief of Staff. Nilinaw naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na hindi ito porma ng parusa at normal lang ginagawa sa hanay. In-extend anya ni Carlos ang kanyang leave hanggang kahapon kaya kinailangan nilang magtalaga ng bagong opisyal na magtatrabaho full-time. Naniniwala ang sandatahang lakas na hindi na kailangang imbestigahan si Carlos sa kabila ng pagkakadawit nito sa umano'y new model na kasunduan sa West Philippine Sea. Posible umanong resulta lang ng promosyon ng Pilipinas bilang Global Education Hub ang dagsa ng foreign students sa bansa kabilang ang mga Chinese. Ito ang sinabi ni Immigration Chief Norman Tansingco sa pagdinig ng kamera. Ayon kay Tansingco, nakatulong ang kampanya ng Commission on Higher Education o CHED para dumami ang foreign students sa Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni CHED Executive Director Cinderella Benitez Haro, dumagsa ang Chinese students sa pagbubukas ng mga paaralan noong academic year 2023 to 2024 matapos ang pandemya noong COVID-19. Ating pong oras, 8 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Hindi hahayaan ng Pilipinas na may maarestong Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Trinidad kasunod na naging direktiba ng China na pag-aresto at pagkulong sa mga aapak sa kanila umanong teritoryo sa West Philippine Sea. Sinandalan ni Trinidad ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nagsasabing completely unacceptable ang detention rule na ito. Tinukoy din ni Trinidad ang naging pahayag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na nagsasabing labag sa international law ang naturang utos ng China. Samantala, idiniin rin ni Secretary Manalo na sakaling seryoso ang China sa ginawang direktiba ay hindi lang Pilipinas ang maapektuhan nito kundi pati ang ibang mga bansa. Tanggap muna tayo ng report sa labas ng himpilan, isang barangay chairman patay sa pamamaril ng riding in tandem sa Muntinlupa City. RH27, Noche Cacas, Noche. Yoel, patay sa pamamaril ng riding in tandem ang barangay chairman sa lungsod ng Muntinlupa. Kinumpirma at kinilala ni Muntinlupa City Mayor Ropi Diazon sa kanyang Facebook post ang biktima na si Ronaldo Caoca Loresca, barangay chairman ng barangay Buli. Sa FB post ni Diazon na kinundina nito ang walang saysay na pagpatay sa kanyang kapwa lingkod bayan sa lungsod. Pinagbabaril si Loresca sa tapat ng isang tindahan sa Manuel L. Quezon Street, barangay Buli, ng dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo. Dahil dito, ipinag-utos anya niya sa operation center na i-review ang CCTV sa lugar. Ipinag-utos rin anya niya sa kapulisan ang masusing investigasyon para matukoy ang mga salarin. Hindi umano anya siya titigil hanggang sa makamit ang hustisya sa karumaldumal anyang pagpaslang kay Kapitan Loresca. Noche. Mula sa kanunan sa Pilipinas, Noche. Sa CRA sa hood. Kailan nangyari itong pamamaril sa barangay chairman? Nangyari ito, Joel, pasado alas 10 sa kagabi at ipinost ni Mayor Rupi Diazon sa kanyang Facebook post o Facebook page dahil dito nga sa nangyaring pagpatay kay Loresca na talagang isang lingkod bayan, nakapwa niya lingkod bayan na naglilingkod ng maayos sa kanyang nasasakupan. Nako. Okay. Hingi tayo ng follow-up dyan, Noche. Mamaya, Joel, magbibigay tayo ng update kagunay nga dito sa pagpatay ng isang barangay chairman ng riding in tandem sa barangay Buli. Balik sa iyo, Joel. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas, at ang ating pakikiramay po at pakikidalamhati sa pamilya ng mga naiwan.
Ang ating pong oras, alas 5.12. Libreng pabahay ng Bangsamoro Government. Patuloy naman na prioridad para maibsan ang kahirapan ng mga mamamayan ng Bangsamoro. Buong detalye, RH19, June de Makutak, June. Patuloy na dumarami ang nabibiyaya ng mga libreng pabahay sa Bangsamoro Government sa ilalim ng special project ng Office of the Chief Minister ang Kapyanan o Kapayapaan sa Pamayanan, kung saan mahigit sa 2,000 pabahay na ang na-turn over sa mga pamayanan across Barm Region na may kaakibat na solar streetlight at ganun din ang water system. Nariyan din ang programang libreng pabahay mula sa Ministry of Human Settlement and Development at Ministry of Social Services and Development. Sa impormasyon mula kay CABSEC and the BARM spokesperson Asnin Pendaton, ang libreng pabahay ay isa sa mga paraan ng Bangsamoro leadership na may taas ang antas ng pamumuhay ng mga ordinaryong mamamayan sa mga sakop nitong probinsya na sa matagal ng panahon ay naghihirap. Kamakailan lamang formal na ring i-turnover ng Kapyanan ang 159 housing units sa Lamitan City, Basilan Province. Sa kabila nito, nariyan din ang isa sa mga special project ng Office of the Chief Minister led by Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Ito ang Project Tabang, na umiikot din sa anumang kasuluk-sulukang lugar ng buong Barm Region, na ngayon naghahanda na sa pangunguna ni Assistant Senior Minister and Project Manager Abdullah Dong M. Cusain para sa bagong Pilipinas Servicio Fair at ng Project Tabang Convergence Activity, na ang makikinabang dito ay ang mahihirap nating mga kababayan na mamamayan ng Bonggao Tawi-Tawi na nagsimula na ang aktibidad nitong May 22 hanggang May 25 ng taong kasalukuyan. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, June de Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5.14. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5.20, balik-balita po tayo. Kinumpirma ng Philippine Navy ang sumbong ng mga mangingisda na nagbaon ng China ng malaking tubo sa gitna ng Baho de Masinloc. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, maraming paraan para makumpirma ito, gaya ng pagpapadala ng o kinukumpirma. Kinukumpirma po yan ng Philippine Navy, kung saan maraming paraan para makumpirma ito, gaya ng pagpapadala ng barko, aircraft o paggamit ng satellite tracking. Hindi naman masabi ni Trinidad sa ngayon kung anong posibleng paglabag ng China kung totoo nga ang pipe installation. Una rito sinabi sa DZRH ng atin ito advance party na nagsumbong ang mga mangingisda na noon pang isang buwan nagsimula ang paglalagay ng tubo, kaya hindi na rin sila makalapit sa 50 hanggang 100 meters ng bahura. Nanguna naman si House Speaker Martin Romualdez sa top performing representatives ng Eastern Visayas sa unang quarter ng taon. Ito ay batay sa National Job Performance Assessment ng Boses ng Bayan na isinagawa nitong March 18 hanggang 24 na kinabibilangan ng nasa 10,000 hanggang o nasa 10,000 participants. Namayagpag si Romualdez habang bit-bit ang karangalan ng unang distrito ng Leyte sa performance score na 93.8%. Ayon sa RPMD Foundation Incorporated, ipinapakita nito ang dual effectiveness ni Romualdez bilang isang national leader at isang district representative. Kasunod ni Romualdez si Representative Christopher Cocoyap ng Southern Leyte, Lolita Javier ng Leyte at si Gerardo Jerry Boy Espina Jr. ng Biliran na nakuha ng mga performances na 86.7%, 86.5% at 86.3%. Sunod din sa kanila si Representative Luz Mercado ng Southern Leyte na nakakuha naman ng 85.1% na rating.
Mukha namang nalimutan na ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis ang kanyang posisyong inihayag sa Senado na wala ng bagong players sa motorcycle o motorcycle taxi sa Metro Manila. Ito'y matapos lumutang ang isang bagong MC taxi company na tinatawag na Maxim sa Metro Manila. Sumali ang Maxim sa nagpapatuloy na motorcycle taxi pilot program at nabigyan din sila ng TNC license at car transportation permit mula sa Department of Transportation at LTFRB. Ibig sabihin nito, maaari na silang i-book bilang isang official MC taxi gamit ang kanilang Maxim app. Sinabi din nito na mas affordable ang kanilang pamasahe kumpara sa kasalukuyang mga kompetensya nito na MC o motorcycle taxi. Sisiliping muli ng Metropolitan Manila Development Authority ang penalty o itinakdang parusa sa mga lalabag sa e-trike at e-bike ban sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes, makikipagpulong sila sa mga opisyal ng local government unit upang pag-aralan muli ang parusang ipapataw sa mga violator. Una nang sinabi ni President Bongbong Marcos na masyadong malaki ang 2,500 pesos na multa para sa mga mahuhuling e-trike at e-bike rider na magpapasaway sa batas. Samantala, ipinaubayan na ng MMDA sa Metro o Metro Manila LGUs ang pagtukoy sa mga alternatibong daan na maaaring gamitin ng mga e-bike, e-trike at tricycle para maiwasan ang kanilang pagdaan sa mga pangunahing lansangan. Inilabas naman ng Okta Research ang latest trust at performance rating ng top performance o top government officials. Batay ito sa kanilang survey noong March 24 to 27, 2024. Madaming nagulat sa resulta kung saan sa kauna-unahang pagkakataon halos pantay na ang trust rating ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos bumagsak ng 9 puntos ang trust rating ni VP Sara sa buong Pilipinas. Maging ang performance rating ng pangalawang pangulo ay bumagsak din ng 11 percentage points. Dahil dito naungusan na ni Pangulong BBM sa kauna-unahang pagkakataon si VP Sara. Sa kabila ng matinding bangayan sa politika at tumataas na presyo ng bilihin, lumilitaw naman sa Okta survey na maliit lang ang ibinaba ng trust rating ni BBM at Speaker Martin Romualdez. Masasabing ang biggest loser sa trust rating ayun hong bumagsak din sa naturang rating. Ayon sa mga analyst, hindi umano nakatulong ang political noise bunsod ng tuloy-tuloy na rally ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa divisive umano, ay ayaw din ng mga tao ng anumang uri ng destabilization. Inalampag naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamunuan ng Facebook dahil sa kawalan ng aksyon para tanggalin ang mga page at account na sangkot sa babies for sale. Kaugnay ito ng operasyon ng Philippine National Police sa Cavite kung saan naaresto ng 3 katao kabilang ang nanay mismo ng 8 days old na batang ibinibenta online. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, 2023 pa sila sumulat sa pamunuan ng Facebook Philippines tungkol dito pero bigo itong aksyonan ng social media giant. Sa iba pang balita, nagpahayag naman ng kumpiyansa si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang convergence program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 349 pesos bilyong flood control projects at malawakang patubig sa bansa ay siguradong mabibigyang daan para makamit ang rice sufficiency. Ang naturang programa ay naglalayong i-align ang mga inisyatibo ng flood control ng DPWH sa mga programa naman ng National Irrigation Administration para sa malawakang patubig. Bukod sa pagtitiyak ng tubig sa mga irigasyon, inaasahang magbibigay din ng odiin ang programa ng mga mapagkukunan ng mga inuming tubig, hydroelectric power at aquaculture bukod pa sa pagsalba ng mga buhay at ari-arian ng mga kababayan natin sa panahon ng pagbaha na dulot ng monsoon rains o ng mga bagyo. Inihayag din ni Speaker Romualdez na 349 bilyong pisong inila ang pondo para sa flood control ng Kongreso. Siguradong maraming proyektong mapupunan ito para mapigilan ang mga pagbaha sa bansa.
Inisyuhan naman ng Kamara ng Show Cause Order si Michael Young, adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, matapos hindi sumipot sa House Inquiry. Sabi na sana ang gustong ipalabas ni Santa Rosa City, Representative Dan Fernandez, pero hinarang ito ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano. Ayon kay Paduano, Show Cause Order muna ang tamang hakbang upang hindi sila maakusahang lumalabag sa due process. Ipinadala niya ang kanyang legal counsel na si Raymond Fortun sa pagdinig kaugnay ng 3 billion peso dry bust sa Pampanga. Sinabi ni Fortun na nasa Dubai ang kanyang kliyente noon pang Mayo 12 at 8 buwan na itong labas-masok sa bansa dahil sa pagiging negosyante. Isinusulong naman ni Senator Bongo ang pagtatatag ng 4PH Housing Program o ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, isang flagship program ng Marcos Administration. Layunin ng inisyatiba na maibsa ng matinding backlog sa pabahay na isa sa napakalaking problema sa bansa. Inihain ni Go ang Senate Bill No. 2108 na naglalayong itatag ang 4PH Program. Layon din ang panukalang batas na ito na magkaroon ng mas komprehensibong hakbang sa pagpapabahay na gawa o gagawing abot-kaya lalo sa mga higit na nangangailangan. Batay sa ulat ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, nasa 6.75 milyong units, 6.75 million units ang housing deficit. At ang bilang na ito ay inaasahang lolobo pa sa 22 milyon sa 2040 kung walang agarang magiging aksyon. Binigyan din ni Go na ang isyong ito ay higit pa sa mga statistics na naipresenta dahil kumakatawan din ito sa mga pamilyang nagdudusa araw-araw para magkaroon ng maayos na tahanan, seguridad at kinabukasan. Ang ating pong oras, isang minuto na lang bago mag alas 5:30. Standby lang sa ilan pang mga reports at mga balita. Lumambot naman ang Kamara at pinarusahan lang ng censure o pagsita si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil sa disorderly behavior. 186 na mambabatas ang pabor, 5 ang tutol at 7 ang abstain na isensure si Alvarez taliwas sa rekomendasyon na 60 araw na suspensyon ng Committee on Ethics. Si Camiguin Representative Jordine Jesus Romualdo ang nagmungkahing ibaba sa censure ang parusa dahil masyadong mabigat kung sususpindihin si Alvarez. Una nang ibinasura ng komite ang reklamo ng umano'y madalas na pagliban ni Alvarez sa Kamara dahil sa kawalan ng batayan. Ang atin pong oras, alas 5:30 na ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Ms. Lani Aguilar, George Aquino, Evelyn Nepomuceno ng Negros Occidental, Revelito Magallones ng Victoria Tarlac, good morning po. Gin din kay Fernan Estebar ng Ternate sa Cavite. Oh, kamusta ang ano? Kamusta ang mga dagat diyan sa Ternate? Parang masarap magdagat ngayon. At kay Henry Dolohan ng Botolan sa Zambales. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng Deezer H. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Batangas, CRH6, Sherwin Alfaro. Sherwin! Yes, you well. Nakikita mo ba yung view? Kitang-kita mismo ang Taal yan, ano? Oo, yan ang lawa ng Taal at yung nasa gitna. Yung, ano po tawag doon, yung malaking bundok, Binigtian. Tapos nasa likod ng Binigtian, portion ng
dulaga ng Taal mismo na kaldera ng Bulkan Taal. At yung nakapaligid na tubig dito ay napaka-relaxing panoorin. Tapos malamig pa ang klima ngayon. Malamig ang klima ngayon dito. Mm-hmm. Sa Barangay Caloocan, dito yan sa Talisay, sa Batangas. At nasempohan nga natin kanina, habang tayo nag-ikot dito sa may bahagi ng Laurel Talisay, itong si tatay, pangalan niyo pa? Si Tatay Sotero. Sotero Marquez. Yan, si Tatay Sotero Marquez. May derich. Ayan, at matagal ng panahon na nasigil sa DRH ng radyo. At sino pong favorite niyong pinakikinggan habang nakatanaw kayo dito sa lawa? Yeah, Angelo Palmone. Yan, no? Tignan mo kasi kanyang radyo. Pagka lit-lit sa radyo, pero tignan mo naman, napakalakas, oo. At ang kanyang paborito ay si Angelo Palmones. Dahil ang paborito mo si Angelo Palmones, Tatay Sotero, eh meron po kayong premyo. Meron po kayo tanggapin 1,000 pesos. Yun. Thank you. Ano ba ginagawa nyo kanina plus nagwawalis kayo? Ako ng sabindahan. Nandito na sa Taal Volcano. Kayo po ang ano dito sa barangay? Barangay Captain. Kayo pa ang barangay Kapitan at kayo pa nagwawalis ng daan? Oo. Kapitan na yan, ha? Nakawalis pa ng daan. Meron kayong DZRH t-shirt. Ayan, congratulations. At meron pa kayong grocery bag mula sa DZRH. Thank you very much po sa inyong lahat. At dito sa barangay namin, Barangay Caloocan, Talisay, Batangas. At ipagtanong lang po pangalan ko. Ang Sotero Marquez. Kasi ang kabuhayan dito ng mga kababayan natin sa Barangay Tampalok, hindi pala itong lawa. Secondary lang lawa dahil ang primary kabuhayan ng mga barangay Tampalok, itong paghahalaman ng kape. Ah, magagandang tanim, ha? Ito ng kape. Oo, kape, kalamansi, mga punlaan, punlaan to. At ito'y inaangkat ng gobyerno at nila yung mga kalibang bambayan. At maganda't may gantong kabuhayan ng mga taga-Sampan. Ganyan din po, pati yung Caloocan. Oo, Caloocan. Isda naman ang Sampalo, yun ang hanap buhay nila. Ayun, sa katabing barangay kasi nitong barangay Caloocan, yung barangay Sampalo. Ayun. Ayun. Naku, maraming okay. Salamat po sa inyong pagtutok palagi. Oo, Ewen. Okay, go ahead, Sherwin. Okay, naku, maraming salamat ka kay Tatay Sotero at sa mga nakikinig dito sa Talisay. Naku, lakasan niyo po ang inyong mga radyo at baka kayo po susunod dating winner sa Talisay Match Malakas promo. Aris number 6, Sherwin Batalsaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang inihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kabilis ng oras, alas 5.42 na po ng umaga. Good morning kay Jose Maniala, kayo din kay Rosan de Guzman at kay Alexis V ng Springs, California. Iwala naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na makakamit ng Pilipinas ang Rice Self-Sufficiency sa ilalim ng Convergence Program ni PBBM. Ayon kay Romualdez, target ng programa na magkaroon ng isang Sustainable Development
and Resource Management para sa isang matatag na hinaharap na mga Pilipino. Paliwanag ni Speaker, ang Flood Control Program ay mayroong malawak at komprehensibong water management strategies na tutulong makamit ng bansa ang rice self-sufficiency. Tapos muna tayo ng ating himpilan, isang minor de edad na tagpuang patay sa isang sementeryo mismo diyan sa may Obando, Bulacan. RH23 Edwin Duque sa detalye. Edwin. Well, nakilala na ng Obando PNP ang pagkaya ng isang 16 taong gulang na lalaki sa may sementeryo sa barangay Paco sa Obando, Bulacan. Ang biktima ay residente rin ng naturang lugar. Sa inisala report ng PNP, ininalang pinalo ng bato sa ulo ang biktima na agad nitong ikinamatay. Makikita din sa larawan ang mga kagamitan sa paggamit ng illegal na droga katulad ng foil at lighter. Patuloy ang ginagawang investigasyon ngayon ng mga otoridad upang matukoy kung sino yung suspek o krimen o sino yung kanyang huling nakasama sa lugar. Ilang residente naman na malapit sa sementeryo ang nakakita sa biktima na nakahandusay. Kaya agad na ipinalam ito sa mga otoridad. Wala pa rin sa kanal sa Pilipinas, Lisa rin sa Kusiaris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Dalawa naman tauhan ng PNP Special Action Force na nagsilbi umanong bodyguard ng isang Chinese national, isinailalim sa restrictive custody. Buong detalye, alamin natin kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Yuel, pansamantalang pinalaya ng Muntinlupa City Prosecutor's Office ang dalawang miyembro ng Special Action Force na unang inarasto sa alarming scandal pero kalaunay nasangkot sa isyo ng moonlighting sa isang Chinese national. Pero ayon kay Philippine National Police Chief, Police Colonel o Philippine National Police Spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, inilagay na sa restrictive custody ng PNP SAP ang una ng pinangalanan ng SRPO na sina Corporal George Rojo Mabuti at Patrolman Roger Ramos Valdez. Paliwanag ni Fajardo, binigyan ng pagkakataon ng dalawa para ihayag yung kanilang panig sa pamamagitan ng Counter of the Dapit ngayon pa man. Dinala na sila sa headquarters ng Elite Force sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna, nakaraang Iposyumdo, matapos ilabas sa piitan bukod sa dalawa. Sinabi ni Fajardo sa media na inilagay na rin sa restrictive custody ang pitupang silibak ang senior ng mga ito sa Zamboanga mula sa platoon leaders hanggang sa battalion commander. Pinaimbestigahan ang pinitang aligasyon bodyguard ng dalawa na isang Chinese national sa Muntinlupa at kung may kasabot din sila sa mga matataas na opisyal sa Zamboanga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, PZRH, ito si Edniel Rosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy servisyo. Kamusta tayo, Pilipino? Maraming salamat, Edniel Parosa. Ibinasura naman ng Court of Appeals ang apela ng Cebu City Mayor at pitong iba pang opisyal laban sa kanilang suspension order na iniutos ng Office of the Ombudsman. Batay sa desisyon ng CA, sinasabi na dapat naghain muna sila ng motion for reconsideration bago nagharap ng petition for certiorari. Ayon din sa CA, nabigo ang alkalde na isama ang original na transcription receipts mula sa courier bilang patunay na pagpapadala ng petisyon sa ombudsman. Alas 5.46 ng umaga, isinusulong ni Senator Bongo ang pagkakaroon ng mas maayos na local healthcare accessibility matapos bumisita sa Anilao, Iloilo para sa Super Health Center inauguration. Bilang chair ng Senate Committee on Health and Demography, personal na dinaluhan ng senador ang inauguration ng bagong Super Health Center sa Barangay Poblasyon Anilao, Iloilo kung saan sumabay din ito sa Second Rose Festival sa Naturang Bayan. Sa isinagawang event, idiniinigo ang kahalagahan ng Super Health Centers pati ang papel na ginagampanan nito sa kabuuan ng mga government services at ang pagpapataas sa healthcare standards sa community level. Ipinaliwanag din ng senador ang layunin ng centers na ito na punan ang pangangailangan ng mga nasa remote at underserved na mga lugar. Maganda umaga, Pilipinas! Land Transportation Office na mahagi naman ng mga license plates sa mga tricycle drivers sa Quezon City. RH5 Val Gonzalez sa detalye. Val. Yuel, umarangkada na ang malawakang pagre-release ng mga plaka ng sasakyan mula sa Land Transportation Office. Pinangunahan ni LTO Chief
Assistant Secretary Vigor Mendoza II at Quezon City Vice Mayor Gillian Soto ang ceremonial turnover ng license plates ng halos 3,000 mga motorcycle sa Quezon City. Sa kauna-una ang pagkakataon sa kasaysayan ng ahensya, mismo ang LTO na ang nagatid na mga plaka ng mga tricycle na ginagamit sa paghahanap buhay ng mga toda drivers. Sabi ni Asik Mendoza, tugon ito ng ahensya sa nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magatid na mga efisyenteng serbisyo sa publiko. Batay sa record ng LTO, nasa mahigit 12 milyon ang backlog ng license plates para sa motorcycle at four-wheel vehicles mula pa noong 2022. Sabi ni Mendoza, nagpatong-patong na ito magmula pa noong 2014. Target ng LTO na ma-release ang 50% o kalahati ng backlog na ito bago matapos ang 2024, alinsurot na rin sa kautosan ni PBBM na tultukan ang kakulangan ng plaka ng sasakyan pagsapit ng taong 2025. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DGRH, ako naman, Paul Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:49. Anim na minuto na lang po at alas 6 na ng umaga. 5:54, pinasinayaan ng Philippine Navy ang 2 fast attack interdiction ship na armado ng spike and loss on non-line of sight missile system. Isinagawa ang commissioning ng 2 missile boats ng Philippine Navy sa Naval Station Jose Andrada Rojas Boulevard sa Maynila. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Commander John Percy Alcos, ang 2 bagong barko ay tinawag sa mga pangalang BRP Hermeningildo Yurong at BRP Lawrence Narag. Ang 2 barkong pandigma ay gawa ng Israel Shipyards ay itinuturing na indispensable assets ng Philippine Navy para sa archipelagic defense na kayang sagupain ang unique challenges sa maritime landscape ng Pilipinas. Inumpisa naman ngayong araw ni Makati Mayor Abby Binay ang pamamahagi ng grocery packs sa nasa 35,371 estudyante na nakumpleto ang school year 2023 to 2024 sa public schools ng lungsod mula kindergarten hanggang senior high school kasama ang special education o SPED. Sinabi ng alkalde na sinimulan ng kanyang pamunuan ang inisyatiba noong school year 2020 to 2021 bilang insentibo sa mga mag-aaral ng public schools na nagpursiging makapasa sa kani-kanilang grade levels sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ani ni Mayora Abby, napagpasiyahan ito taon-taon na para lalong ganahang mag-aral ng mabuti ang mga estudyante sa bawat school year hanggang sa sila ay makapagtapos. Kaya naman kinasabikan ng Makatizen students ang pagtanggap ng masustansya at masarap na food packs tuwing buwan ng Mayo. Maganda umaga, Pilipinas! Tunay na pagkataon ni Bamban Mayor Alice Cuo, questionable para sa mga senador. Buong detalye ka RH28, Raymond Adpaas. Raymond? Hindi kumbinsido ang mga senador sa mga inilalahad na impormasyon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Cuo sa tunay nitong pagkatao. Dahil sa 4 na pagdinig ng Senate Committee on Women and Children sa sinalakay na Pogo Hub sa kanilang bayan, nakasentro ang pagtatanong ng mga senador sa kwento ng magulang at kapanganakan ng alkalde. Ayon kay Senador Risa Juntiveros, wala silang nakitang record sa Philippine Statistics Authority o PSA sa sinasabi na kanyang ina na si Amelia Leal na kailanman ay hindi niya nakita. Questionable naman kay Senador Sherwin Gatchalian ang birth certificate ni Mayor Go na inirehistro lang ng tatay niya nang siya ay 19 years old na. Nice nitong busisiin ng PSA at kung kailangan ay ipakansela dahil ito ay irregular. Sumentro naman ang pagtatanong ni Senador Loren Legarda sa kapanganakan at kabataan ni Mayor Guo. Dahil paulit-ulit ang kanyang kwento na matapos siyang ipanganak ay tinago siya sa isang farm at doon lumaki at wala man lang nakalarong bata.
Walang pangalan na mabanggit kung sino ang kanyang yaya at kung sino ang nagturo sa kanya dahil hindi pumasok sa isang eskwelahan. Diin ni Legarda, scripted ang mga sagot ni Mayor Goh at namimili ang kanyang memorya. Kung siya ay totoong Chinese, ay dapat lang siyang umuwi sa China. Ngunit kung siya ay Pilipino, dapat madali lang niyang mapatunayan ang kanyang pagkatao at maalis ang duda sa kanya. So if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pwedeng, kasi parang scripted. Kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote. R-O-T-E. So convince us. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Hanggang saan kaya aabot ito? Anong episode? Pang anong episode na ba to? Parang nanonood lang talaga tayo ng teleserye. Ano? Anyways, yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakasama sa dalawang oras na balita at talakayan sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita po muli tayo mamaya, alas 12 ng tanghali, para sa MBC TV Network News, dito pa rin sa DZRH. Bye! Susunod na, 2x2.